malakas na hangin ang bahay na yon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Sa bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo na kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na yun at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Senyor. Sa ating unang pagbasa, kaibigan po natin, laging unang pagbasa sa Adbiyento ay propeta Isaias. Ang mga description dito, ang lungsod natin ay matibay, matatag. Ang Panginoon ay bato. At napoprotektahan, nakakalinga ang mga mahihirap sapagkat may muog. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo, gayon din ang magandang larawan. May mga nagsasabi, "Oh, Panginoon, susunod ako sa iyo." Wala naman nangyayari hanggang salita na lamang at ang mga pangako ay nako, walang kwentang pananalita. Yung nagsasabi, "Panginoon, Panginoon," may drama pa. Ngunit hindi isinasagawa ang kalooban ng Diyos, hindi makakapasok sa langit. May dalawang komparison. Baliktarin ko yung sa ebanghelyo muna, ha? Yung taong, "Panginoon, susunod ako sa iyo," sa salita, pero iba yung salita sa gawa. Hindi naman sinasagawa ang kalooban ng Panginoon. Yan ang taong hangal. Ang kanyang bahay ay nasa buhangin, malambot, imbis na matatag, mahina, imbis na matibay, malambot, imbis na bato, buhangin. At ang buhay natin, maraming pagsubok, maraming hamon, may bagyo, may baha, may lindol, at ngayon merong darating yan. Kung hindi matibay, matatag, ano sinabi? Babagsak. Ito, lubusang nawasak. Isipin mo, yung bahay mo. Ha? May mga anak ka, may mga bata ka, mawasak ang bahay. O meron ka mga may edad dyan na inalagaan, yung bahay mo natumba, nawasak, nagiba. Yung isa naman, description, ha? May patungkol. Isipin mo, pero yung bahay mo naman, nasa ibabaw ng bato. Ito ang tao o ang pamilya na bukod sa Panginoon, talagang tinutupad, sinasakongkreto, na isa kakatuparan, nangyayari, nagiging realidad, ang sinasabi, nakikita ng mga tao na nagiging tunay, totoo, tibobos. Yan, mabigat na Tagalog. Bato, ha?
hindi malambot, matatag. Hindi malamya, malambot, matibay. Hindi buhangin, kung hindi bato. Ang Panginoon ay bato. Dumating ang apoy, sunog. Dumating ang tsunami. Dumating ang intensity 7. Yan. Na lindol. Dumating ang super typhoon. Dumating ang pandemya. Oh, matibay pa rin. Matatag pa rin. Nakatayo pa rin. Sana po ganun tayo. Mahirap po mga kapatid na ang pamilya ay nawawarak. Madaling matangay ng tukso. Oo, natukso ko. Ayan, tapos na. Giba na. Sira na. Punit na ang pamilya. Isipin lang natin, ha? Nasira, nagiba, nawarak, natumba. Kaiyak-iyak, kalunos-lunos. Alam natin kung ano ang dapat natin gawin. Sige po. At lagi kong nagbibigay ng edukasyon para sa mga butante. Ipagdasal po natin maging matatag ang ating republika. Maging matibay ang ating demokrasya. Pumili, pag-isipan po natin upang gumanda, upang ang ating mga mahihirap, ang ating mga nangangailangan, protektado sa muog na mga pinunong iahalal na matatalino at hindi hangal. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, nawa po, pagdasal po natin ang ating tahanan, ang ating pamilya, na kahit anong pagsubok, anong problema, anong suriranin, anong hamon ng buhay, sa kaduluduluhan, buklod, at nagkakaisa tayo, masaya, kumpleto, lalong-lalo sa Pasko, upang ipagdiwang ang pagsilang ng mananakop. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama sa ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat na naglilingkod sa pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampan ng tungkulin at pananagutan naway maayos na makatupad sa ating mga gawain, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maintampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang alagad, mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Tumigil tayo at ipagdasal natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pagmasta ng mukha ni Jesus sa taong kawawa. Pakinggan mo, tinig niya at agad maawa. Palad mo'y pusong malikaya. Darating si Jesus na pon natin. Maghanda, maghanda, magbantay, magbantay, at salu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga karamdaman, lingapin mo po ng aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan na nung ika'y narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulhati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan na ilubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong kanan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. O ay maalala nila mga pangalan sa binyang na ikaw, ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Na
nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre